welcome back guys. Samahan nyo ako guys. Paano ba mag-install ng Epson L5190 sa ating PC? Tamang-tama guys, nag-install ako ng Epson L5190 sa ating PC. Ngayon, dinownload ko si Epson L5190 installer. Kaya paano ba i-download to? Ito guys, simulan na natin. Okay guys, paano ba natin madadownload yung Epson L5190 installer? Bali, search nyo lang kay Google guys ay Epson L5190 free. Click nyo lang guys, tapos i-click nyo lang ito una. Pag-click nyo yung una na yan guys, lalabas yan dyan. Ganyan yan guys eh. Ngayon, pupunta kayo dito sa please choose an OS. Ano iba ibig sabihin ng choose an OS? Ano ba gamit nyong OS? Windows 7 ba? Windows 10? Windows 11? At kung anong bit yung gamit nyo? Kware, Windows 11 64-bit. Doon tayo pupunta. Yung gamit nating OS guys ay Windows 10 64-bit. Kaya ang choose natin na OS ay Windows 10 64-bit. Nakalagay naman dyan kung ano yung OS na gamit ng inyong PC. 11, 10, Windows 10, kung ano yung gamit nyo. Ang gamit ko is Windows 10 64-bit. Kaya yun ang ikiklik ko. Okay. Ngayon, pag naklik nyo na yan guys, kasi nakapag-download na ako eh. Click ko na yun guys. Pag kinilik nyo na yan, ayan, click nyo na yung download. Ito guys. Click nyo na yung download at magda-download na yan. Ngayon, hanapin nyo lang sa download. Ayan, sa akin na yun ha. Pag kinilik nyo naman yan guys, ito na lalabas kasi naklik ko na yung akin. Ayan, lalabas yan. May instruction na yan. Para lang nag instruction naman yan, hindi kayo maliligaw. Ayan. Mimili kayo kung anong language ang gusto nyo. Guys, tapos, pag nandiyan ka na, next na natin yan. Tapos, may lalabas na ganyan, guys, accept lang natin yan. Kahit naman di natin naintindihan yung sobrang lalim nung ano nila, kailangan din natin i-accept. Makikita nyo, ang mga ma-install sa ating PC ay driver utilities, easy photo print. Kung di kayo, kung meron kayong ayaw gamitin dyan, pwede na lang uncheck. Parang itong easy photo print, tatanggalin ko na yan. Kasi ayaw ko na mag-install siya. User guide, Epson. Okay. Ito. Ito, kailangan natin. Photo scan. Yung easy photo print, hindi ko ginagamit yan guys, kaya hindi ko na siya i-install. Okay. Click na natin. Tapos antayin lang natin guys yung connect niya. Ayan, kung makikita nyo guys, maglo-loading na siya. Saka pala guys, nakapatay yung ating printer. Pinatay, sinadya ako talagang patayin kasi hihingi naman yung application kung kailangan na natin siyang i-open. Tapos syempre, itetest natin sa uli kung working na siya. Antayin lang natin matapos yung kanyang pag-install guys. Pero guys, yung ating mga printer may pasunod na CD installer yan. Pag bumili tayo ng brand niya, may pasunod na CD installer. Optional lang yung ginawa natin. Kuwari, naiwala nyo yun. Pwede nyo i-download sa Google. Yun ang maganda dun, guys. Pre-download siya. Parang ginawa natin ngayon. May CD ako, di ko na maalala ko sa kung nailagay. Kasi hanapin ko, nag-download na lang tayo sa Google. Kaya yan, guys. Nakalimutan ko na kasi kung gano'n ba katagal yung pag-install nito. Kasi yung tagal na panahon na nung in-install ko ito eh. Nasa mga 3 years na yata yung ating Epson. Ayan, dahil na yung natin mag-load para matapos.
Antayin lang na akong mag-install, guys. Kahit anong application yan, madali lang yan. Sa una lang kasi mahirap kasi hindi pa natin alam. Pero pag binasa natin yung instruction nila, masusundan natin. Okay, nandito na lang tayo. Ngayon, next daw natin. Hindi man tayo maliligaw dyan, guys. Ha? Tapos, the first setup yung need to fill in the tank. And pwede rin nyo rin basahin. Tapos, kailangan daw natin i-click yung box para ma-change. Okay, pag na-click natin, mapipindot na natin yung next. Tapos dito, select your connection. Wireless, direct USB connection, wireless connection. Kasi hindi naman wireless gamit natin. Wired connection at printer register cable. Hindi rin to. Kaya dito tayo sa USB, guys. Kasi nakakonect yung ating printer via USB. Kaya dito tayo sa USB. Text lang natin. Kung makapansin ninyo, guys, diba? Ayan yung USB. Ito yung nakakonect naman sa ating PC. Tapos ito yung sa printer. May guide siya. Plug a USB. Ito, ano? Ngayon, sasaksak na natin yung USB. Kasi hindi pa siya nakasaksak. Ito yung USB niya, guys. Sasaksak na ngayon natin sa ating printer. Okay, guys. Nahugot ko kasi yung saksakan ng monitor kaya namatay. Ngayon, saksak na natin yung USB, guys. Ayan. Kasi mini siya ng ano, kailangan daw natin saksak. Wait lang, guys. Saksak na natin. Okay, nasaksak na natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Make sure yung equip na yun. Ngayon, i-turn on daw natin yung ating printer. Kasi naka-off siya. Buksan na natin. May mga instruction naman sila. Isa, guys. Ayan, na-detect na niya, guys. Ibig sabihin, okay yung kanyang cable. Ngayon, printer detected. Pre-print test ngayon tayo, guys. Print test. Ipat lang natin. Ayan na yung ating printer. Puting ko lang yung ayusin ko yung camera natin, guys. Magpiprint test tayo, guys. Kiklik ko yung print test. Magprint test muna tayo kung working. Ayan. At kinilik ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, may nakalagay na gano'n. Normal yan sa Epson L5190 kasi pinamimili niya tayo kung anong size ng bond paper ang gusto nating i-print. Kaya i-okay ko lang muna yan kasi mag-print test lang na may gagawin natin. Ayan, na-print test na natin. Ibig sabihin working. Naputol, guys, kasi na-delay yung pasok ng band kaya naputol siya. Pero boyan. Pero hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga, gumagana yung ating printer. Ibig sabihin lang, guys, tama yung pag-install ng ating printer. Okay? Next na natin, guys, kasi nakapag-print test na tayo. Tapos, checkin na lang natin to kung ano bang lalabas dito. Make the basic setting centership fix. Oh, next na lang natin yan. Header, your phone number. Ah, mukhang wala naman yata ito for information. Pag di naman natin alam at working na yung ating pag-install, kahit di na natin sagutan, lalo pag di natin alam. Okay. Cancel na lang natin to, guys. Packs not compatible to yung ato. Para pala yung sa fax machine, guys. Kung gusto nyo sa fax machine, kung gusto nyo
i-set up. Ayan, sundan nyo lang yan, may mga instruction yan. Pero hindi kasi ako gumagamit ng fax machine, guys, kaya hindi ko na siya install. Pero kung gusto nyo, may mga instruction naman yan, guys, okay? Kaya ika-cancel ko na yan, guys, kasi ang malaga lang naman sa akin yung scanner saka yung printer para sa ating negosyo. Ayan, yes ko na, guys, kasi hindi ko naman kailangan ng fax. Ayan. New firmware is available your product. Do you want to update? Guys, lagi nating i-update kung mataas pa yung inyong storage ng PC. Pero ako, hindi ko muna siya i-update kasi ka-install ko lang. Kumbaga, i-check ko muna siya kung working. Nag-auto-update naman kasi siya, guys. Kaya kahit hindi mo siya i-update ngayon, okay lang. Nag-auto-update yan, guys, ha. Magbibigay ng notification niya na kailangan mo na i-update si Epson. I-update natin. Pero sa ngayon, checkin ko muna talaga siya kung okay na okay. Kaya hindi ko muna siya i-update, guys. No ko lang, tapos next. Computer 8 connected. Computer 8 has previous version. Ayan. Tapos lumabas naman to. Ready siya yung Epson product quickly. Okay, next lang natin yan. Ayan, malagas dyan. Scan my product. Tapos ayan, date of install. Ayan, guys. February 3. Pag gano'n, parang advance yata siya. Oo nga, advance siya ng isang araw, guys. Ados pa lang ngayon eh. Tapos next na lang natin yan. Selection must be made. Data requirement must be complete by moving to the next page. Okay. Next page natin. Cancel na ba natin ito? Cancel ako. Sige, cancel na lang natin yung registration, guys. Okay, exit na natin. Okay na yan. Finish na siya, guys. Your software installation and printer setup are complete. Pwede na natin siyang magamit, guys. Okay, ganun lang naman. Kumbaga, yung huli, hindi na natin ni-register. Pagkakalala ko, hindi ko naman din yata na i-register yun eh. Pero kung gusto nyong i-register, may mga instruction yun, guys. Kasi ang purpose lang ng ano natin, guys, ay mag-update lang ng mag-install lang ng Epson L5190 sa ating PC. Kaya nagawa naman natin kapag ano tayo, ayan, nakapag print test tayo, ibig sabihin working. Kaya yun lang, guys, basic lang naman to. Sundan nyo lang yung kung paano i-download sa unang video natin at ma-install nila, guys. Okay, guys, maraming salamat.